Hey, what's up sa inyo mga master? Good morning, good day sa inyong lahat. Nandito na naman muli tayo sa panibagong vlog natin mga master. So ayan, for today's vlog mga master, isi-share ko lang sa inyo regarding dito nga sa ticket, di ba? Sa ticket ng mga enforcer, kung saan tayo magbabayad mga master. Kung pwede ba sa Bayad Center, kasi meron nagsasabi na pwede daw sa Bayad Center. So ngayon, isi-share ko sa inyo kung pwede nga ba sa Bayad Center magbayad ang mga nahuhuli sa enforcer mga master. So kung interesado kang malaman, isi-share ko sa inyo. Subaybayan nyo ang vlog na to hanggang sa dulo para malaman ninyo kung saan natin to tutubusin talaga mga master. Master Pang CB! I-share ko sa inyo kung saan nga ito natin pwedeng tubusin yung mga nahuhuli sa enforcer mga master, pwera lang sa MMDA mga master. So ayan, base lang din sa experience ko, yun lang din ang i-share ko sa inyo mga master. So, hindi totoo yan, bola lang yan. Titit kong ito dahil hindi naman din tayo perfecto, so nahuhuli ito din tayo. Kaya ngayong araw, isi-share ko sa inyo kung saan nga ba natin tutubusin ang license natin. Pero although hindi naman pinukuha na ngayon yung lisensya, kukunin lang sa inyo, titikitan, kukunin yung mga pangalan, tapos ilalagay dito kung ano yung ano nyo, ano yung kaso ninyo doon sa pagkakahuli mga master. Anong kalokohan pinagsasabi mo? So, ayan. Hindi ko na, yung sa akin naman dito, ano lang, regarding traffic sign, yun lang ang naging problem natin. So, mag-ingat na lang din tayo sa kalsada para din sa atin ito, mga master. So, ayan, papunta tayo ngayon doon sa city kung saan natin pwedeng tubusin ito, mga master. Magtatanong muna tayo sa Bayad Center kung pwede nga ba natin ito matubos na ticket or hindi, mga master. So, ayan. Habang papunta tayo mga master, isi-share ko lang sa inyo ang naging obstacle training ng Summer Lady sa UT Riders Club. Ayan, panoorin nyo, bibigyan ko sa inyo. Yabang talaga nito eh. Tayo magbabayan. So ayan,
na punta tayo sa bayad center mga master. Bilhin lang natin kung pwede pong magbayad yung ganitong ticket mga master. So, sabi sa bayad center, hindi natin ibang bayaran doon sa kanila, hindi nila doon tinatanggap. So, ang pwede lang doon sa kanila is yung mga huli ng MTA. Yun, nahuli ka ng MTA, pwede tanggapin doon sa kanila yung ganitong mga ticket mga master. So, ngayon, nandito tayo sa bayan ng sa city, saan tayo nahuli mga master. Kaya, hindi na tayo magbayad doon sa city nila kung saan tayo nahuli mga master. Pula tayo sa loob, mga master, abangan nyo kung magkano ang ganitong kaso natin. City Hall, magbayad na tayo ng ticket. Ipatan na natin kung magkano to. Babalikan na natin mamaya. Babayaran na natin. Medyo may kumahalan sa mga master kaya mag-ingat po tayo na sa kalsada. So masyado siyang mahal yung kaso na yun. So mag-ingat tayo sa kalsada kung gusto din lang. May papayag. Babayaran na. Bayad na tayo sa ating huli mga master. So, hindi pwede ang nahuli ng enforcer, hindi pwede sa bayad center. Ang pwede lang doon is yung mga huli ng MMDA. Yun ang tinatanggap ng bayad center mga master. Pag huli ng MMDA, yun pwede sa bayad center. Pero pag mga enforcer, huli ng enforcer ay pupunta ka talaga ng City Hall kung saan ka nahuli mga master. So ayan, ang paalala ni Master Pangs mga master ay
mag-ingat tayo sa kalsada at kung kinakailangan talagang huwag tayong gagawa ng ganito, mauhuli tayo mga masker dahil napakamahal pala, napakamahal lang ganito at talagang sa hirap ng buhay ngayon malaking halaga ang ating ibinayad dito. So ilang kilong bigas din yung mga masker kung susupatin. So ayan, mag-ingat tayong lahat at drive safe po tayong lahat. Ngayon, hindi po tayo pwede magbayad sa bayad center pag-uli po ng enforcer. Ayon lang po yun sa aking experience. Nagpunta po ako ng City Hall kung saan ako nahuli. So ayun lang mga master, maraming salamat sa inyong panonood at ride safe po tayong lahat. Bye-bye!